What is up, you guys? So today we are going to break down yung laro ng rematch ng South Korea versus Team Philippines sa Asian World Cup qualifier. So yung discarding nga dito ng Team Philippines, guys, is ma-minimize yung back pass ng South Korea. Kung nakikita nyo nga dito, guys, yung forward ng Philippines is hindi siya bumaba, and that is to prevent yung back pass na left back doon sa center back. So dito nga, guys, is nag-change play na yung South Korea from left to right. At kung makikita nyo dito, yung forward is talagang hinaharang na makapasa yung right back sa center back. At dito nga, guys, is may option din si right back, no, na mapasahan yung dalawa niyang mas malapit na kakampi. Ngunit may nakita siya na mas maganda doon sa taas, kaya yung ginawa niya dito is nag-long ball. At dito nyo nga, guys, makikita yung bilis ng South Korean kasi nga one step ahead agad siya doon sa Philippines. At yung dalawang depensa naman dito ng Philippines is nakatutok doon sa isang South Korean. So dapat, guys, yung nang ginawa ng Philippines dito is chinek nila yung dalawang kalaban na malapit sa kanila, at yung isang player naman doon sa likod is sinabol niya yung player doon sa kaliwa para nga na-prevent sana na makapuntos itong South Korean. Dito, guys, is naagaw ng Philippines yung bola at magkakaroon sana sila dito ng chance na maka-break away at makapuntos. Subalit napakagaling ng depensa dito ng South Korean at na-anticipate niya yung pasa ng Team Philippines, kaya naagaw niya dito yung bola. So dito nga, guys, is nabawi agad ng Philippines yung bola sa baba, at dito sana is marami siyang chance or option na maka-build up ng play sa baba. So first option niya dito, guys, is pwede niyang mapasa yung bola doon sa kakampi niya sa gitna o sa unahan niya. At pag nakuha na nga yung bola ng kakampi niya, isigurado na i-check yun ng kalaban at malilibre yung isa nilang kakampi. And from there is pwede niyang ipasa sa left wing yung bola, at again i-check naman siya nung isang player ng South Korean. And then pag nandun na yung bola kay left wing, itong si center mid pwede nang tumakbo pataas, at itong si left back is pwede nang mag-overlap sa wings para magkaroon ng option si winger na may mapasahan siya sa kaliwa at sa kanan. Ngunit yung nangyari nga dito, guys, is nag-long ball si Philippines, at ayun, napunta lang sa wala yung bola. At kung makikita nyo nga dito, guys, is hindi na pinipilit ng South Korea yung bola kapag crowded na sa isang lugar. So yung ginagawa nila is nagbaback pa sila at nagre-reset sila ng kanilang play. At dito nga, guys, from the right side na lumipat sila dito sa left, at dito nga nagkaroon sila ng chance ulit na makascore. So muntika na lang yon, buti na lang hindi na kuha ng South Korea yung bola. At ito nga, guys, yung kaibahan ng Team Philippines sa South Korea kasi nga wala silang reset play or back pass, at pinipilit na lang nila yung bola na mapunta doon sa taas, at ang nangyayari is napupunta lang sa kalaban. At ito nga, guys, yung talagang kulang sa Team Philippines kasi nga wala silang build up play or
they take their chances sa mga long ball na nangyayari is naagaw lang ng kalaban. So dito guys is may option yung goalkeeper na mapasa sa right back yung bola. So dahil wala nang tao or walang kalaban dyan sa may right side, pero pinilit niya ng long ball. Buti na lang dito guys is nakuha pa rin ng Team Philippines yung ball position. At dito nga is na pressure na yung nagdudribble ng bola dyan, kaya ginawa niya is nag back pass. Pero mapapansin nyo dito guys is wala silang build up play. So ayan, pinilit na naman na punta sa taas yung bola sa pamamagitan ng long ball. At yung nangyayari nga is naaagaw lang ng kalaban. So dito mo nga guys makikita na walang build up play yung Philippines, kasi nga yung goalkeeper isinipa na lang yung bola papunta sa taas kahit na mayroon pa siyang pwedeng pasahan doon sa kanyang fullback. Yung nangyayari lang dito guys is naagaw lang ng kalaban yung bola sa kanilang long ball. At ito pa guys yung isang halimbawa ng kanilang long ball na hindi effective kasi nga napupunta lang sa kalaban or sa South Korea yung bola. At katulad din guys sa kanilang unang laban, so ayan, kahit nasa throw-in is hindi ma-maintain ng Team Philippines yung posisyon ng bola. At ito pa nga guys yung isang example ng kanilang long ball na wala namang nagagawa kundi mapupunta lang yung bola doon sa kalaban. So for me guys, so ito dapat yung tutukan ng kanilang coach or manager ng Team Philippines, yung kanilang teamwork at yung kanilang build up play.